Hello guys, take 2. Ito na po yung chicken na naboil ko una. Ayan, para matanggal yung toxic tikita, yung bula-bula. Ayan po. Lalagyan ko na yung ingredients. Ayan. Parsley, whole black pepper, bismar, tsaka hill. Then, kunting asin. Ayan, lumalabas talaga yung bula-bula niya. Ganito ako magluto guys. Una guys ay i-boil nyo muna guys, then nalagyan nyo ng ingredients at kunting asin. Ayan o, nakatanggal talaga yung mga toxic guys. So ayan yung partner nito, kasi sa niya yung ating lutuin. So guys, pag na-boil na ang rice, ganito po ang yung kanyang mukha. Ayan. Ayan, half cook po ang paglaga nito. Ayan, ganyan na yan siya guys. Ay, okay na siya. Isala na natin at ibalik dito yung bigas sa kaserol. At lalagyan natin ng control sa ilalim para iwas sunog. So, kunin natin at isala na ang bigas. Para part na po sa manok. Okay. Ayan, ibalik natin yung casserole. Guys, ito na yung nasala na bigas. Kita nyo, puting-puti talaga. Ayan. Ganyan po ang pagluto. Ibabad muna na asal, kasi binabad ko talaga muna siya. Pinagyan ng kunting vinegar at asin. So, ilagay na natin siya guys with ingredients po yan siya. Ganito po ang food arabic po. Ay tuwing luto, mayroon talagang decoration ng kanilang pagluluto ng mayroong ingredients. Eh, sa atin naman sa Pilipinas, di ba yung dahon, pandan, yun ang nilalagay. Dito sa kanila ay iba. Sa mga first time ay nag-aayaw po sa mga ganitong amoy. Pag nasasanay na, sanay na rin. Anong magawa? So, in 5 minutes din, ilalagay na natin yung control. So, mag-spray na tayo ng spray. Para po popping niya. Taas. So, okay na to siya. Guys, yan. Ganyan sila, nasasanay yan sila sa bigas na merong oil. So mamaya pang magdating yung princess boss ko dito, kakalkalin niya naman yung luto ko. Kung ano naman ay pagkakalkalya dito, lalagyan niya pa yan ng add ng ingredients. Nako, yan talaga yung aking habit, sakit ng aking boss. Kinakalkal niya, sira-sira na yung bigas. Imbis yung bigas is straight na, na nagkasira-sira na. Then, nalagyan natin ng kulay. Yan pong pangalan niya is Safaran, Safar. Yung bigas. Kaya kung bakit po nagkakaroon ng kulay-kulay ang ating bigas. Ito po ang nilalagay. Yan. Sa mga mahilig magluto dyan. Yan. Shout out po. Yan. Ako, hindi na ako nagtitikim pag magluto po dahil estimate ko po ang pagluto. Alam ko na po ang timpla niya.
Yung amo ko namang boss, tikim siya ng tikim hanggang nag-alat ang kanyang luto. Ayan. Kakabar na natin guys. Ang bigas. Ayan, maya-maya lalagyan na natin ng control. At ito naman ay isala naman natin siya. At magluto na po. Hugas ng manok. Dito tayo. Dito guys. Wow. Ayan talaga ang hukasan natin. Tanggap ang sa talaga guys. Then, i-disappoint siya. Dito guys. So, dito tayo guys. Ayan. Hanggang talaga yung dumi. Kaya ito o, oh, natanggal ang isang niyang amoy. Guys, magaling siya. So, yan guys. Yan ang pagluto guys. Ganito yun. Natanggal na po ang kanyang amoy. Yes, yes. Lalagyan po mo siya ng black pepper powder. Para mabango po ang manok, lalagyan natin ng konting black pepper powder. Tingnan nyo ako, magluto left and right po ako talaga. Ayan. Ito po yung cutting board na gagamitin ko para sa ayan, sa ating page si Bossa niya diyan. At ito ay naka-ready na. Nilagyan ko siya ng black pepper powder. Ayan, nabango na po siya. Matanggal talaga kasi maamoy ko talaga. Hindi talaga siya na-boil. So, ngayon, diwa na ako ng sibuyas. Ito yung lalutuin ko. So, dalawang klaseng sibuyas ang lulutuin ko. Ayan, red and white. And guys, kaya kung nagti-face mask ako, dahil po ang mga usok. Yung ginsa niya. Maganda din yung nagpi-face mask kasi kung nagluluto ka, inuubo-ubo ka dyan. Diba? Or at least ay malinis po. Yung iba dyan, ibang mga employer dyan, pa-party sila,
Kung sila naman magluto ay pinakaw-kaw naman nila ng kamay nila, guys. Di ba? Kwento tayo. Kung sila magluto, kinakaw-kaw nila ng kamay nila. Eh, pagkasambahay na nga eh. Mag-gloves kayo, mag-hermit kayo. Pag sila, kaw-kawin nila ng kamay nila, ayos na dahil sila ang naghawak magluto. Di ba? Tapos ipakain sa ano? Hindi ko nasasagutin yan. O, di ba? So, mag-slice na ako. Para magisa ko na ang naghihintay na si casserole. So, ayan guys, ito naman tayo. Ayan, so inix ko po ito sila. So dito naman tayo mag-slice naman tayo, guys. Ayan. So unahin natin si para madali, guys. Ganun mo lang, oh. Ayan. So, two kinds po ito na slice. Long and small square. Ayan. So, ito naman ay mag-iwan ako para sa Sania Diay topping po sa ating Sania Diay. Decoration ko po ito siya. Mag-separate po ako. Para madali, guys, ganun oh. Ganyan pag chips ka ay ito naman ay palong round style, then ang bawang naman may palong and square. Ayan. Sa bawang din na kailan dikdikin, pareha lang naman ginigisa natin, lalabas din ang amoy, same lang yan. Ayan. So, pagsabay ko na silang luto nito, guys. Ayan na siya. So, si tomato. Madalian na luto. Nagmamadali ka. Ayan. So, dito na tayo, guys. Dito na tayo. Para hindi maubos yung oras natin, guys. Ayan. Igisa na natin, guys. Para makita nyo kung paano siya igisa. Kaya muna ko ng oil. Kunti lang. Ayan. So, gisa na natin, guys. Pakita ko lang sa inyo paano mag-gisa, guys. Kanina pa na init yung aking casserole. Ayan, first yung onion. Ayan, nainit talaga siya. Kahit yung bawang, isabay mo na yung bawang. Ayan, guys. Ayan guys, so hindi nyo pa nakita ang manok, lagay na natin yung manok. Ayan. So ito na po yung manok ko. Wow, wow. Ayan, sabay natin. Ayan, ganun lang. So ayan guys, thank you guys. Thank you so much. And like and share this video. Ayan. Thank you, bye.